Isang matapang na historian, ibinulgar ang baho ng pamilya ni Lenny matapos makisaw-saw si Trisha sa usaping martial law. Aktivistang Swedish na nangimasok sa ating bansa, pinangaralan ng isang saksi sa kasaysayan. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Maka never forget ka naman, Trisha, akala mo naman naghirap kayo noong panahon ng batas militar. Ito ang naging deretsahang sumbat ng isang political blogger na mismong kababayan ni Lenny matapos mag-update ng profile picture ang isa sa mga anak ni former Vice President Lenny Robredo na may nakasulat na never again, never forget to martial law at 50. Ito ay bilang pakikisa niya sa 50th taong anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law. Ngunit nawala ng saysay ang pagngaw-ngaw nitong si Trisha matapos isiwalat ng kanilang mismong kababayan ang totoong kalagayan nila noong panahon ni FEM Senior. Ayon pa sa kanya, hindi umano nakatikim di kaunting paghihirap ang naturang pamilya dahil mismong si FEM umano ang nagtalaga sama ni Lenny bilang Judge Sanaga, katotohanang taliwas sa pagpapabiktim ni Trisha. Narito ang nakakagulantang na pagbubunyag ng naturang vlogger. As usual, itong two daughters that are all girls ng nanay nila, sumasaw-saw na naman. Ano ba ang alam nila sa martial law na hindi nga nila naranasan ng ML? Dahil ang nanay nila ay 7 taong gulang pa lamang nang ito ay ideklara ni President Ferdinand Marcos at 15 taong gulang nang alisin ito. For your information, yung pamilya ng parents nila never suffered difficulties during martial law. Instead, they lived in luxury because President Marcos appointed their grandfather, Attorney Antonio Guerona, judge and MTCC Branch 2 in Naga City in July 1980. Sabi nga ng two daughters, never forget daw. Haha, yes, we will never forget that our nanay Lenny Robredo lost by an avalanche to President Bongbong Marcos, the son and namesake of the late president who declared martial law in September 21, 1972 to quash the growing force of the leftists in the country and the separatist movement of the group in Mindanao. Maging ang salot sa lipunang taga-ibang bansa na walang magawa sa buhay ay nanghimasok na rin sa ating bansa. Maging ang batas militar ay harap-harapan na niyang pinuna at binastos. Dahil dito, isang humahagupit na sampal ang natanggap niya mula sa mga batikang political experts. Narito ang kanilang naging mainit na palitan ng sagot. There can be no climate justice under Marcos. We stand solidarity with martial law victims seeking justice for human rights defenders who seek the democratic rights of the people and climate justice. Greta Thunberg quoted. Sagot naman ng mga vlogger, anong connect ating? 3 buwan pa lamang ang presidente namin, masyado kang judgmental. Ano ang kinalaman yan sa climate change? Martial law victim, anak yan, hindi ang tatay. Wala naman kayong ebidensya, puro kayo bintang. Bumubuga ba yan ng carbon dioxide, toxins at plastic waste ang presidente namin? Buhay ka ba nung panahon ng martial law namin? O nadidiktahan ka lang din? Nauso yata si Pinocchio. Greta Thunberg, you're just a salot. PBB have already proven his name about the issue on climate change by building natural source of energy just like windmill and solar farm in his hometown province, Ilocos Norte, Philippines. And you are just a puppet. No more, no less, you haven't done anything on the issue on climate change. In short, you are just a piece of salot. And also, never ever address our president as a dictator. Cause he is not. And also, huwag kang makialam sa isyu ng politika sa aming bansa. Mind your own backyard. Lumalagablab na sagot naman ng SBNI Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy. How did we become dictator? So easy to say, climate justice cannot be achieved under dictatorship. You are just mouthing hot air so that you can just say something and be quoted. Do not meddle in our own politics here. Permanent leader. Tapos nag-knockout daw siya and then he brought to Hawaii.
Ayan, okay, sabi okay. niya. Tapos, galit ang mga tao sa law kasi martial law. Well, I'm going to answer your question, my dear viewer. That martial law, that was before magulo ang Maynila. Hindi lang probinsya. Even though in our province, ang mga hukbalahap nang gugulo. So, and then, all the activists, they keep on rally, etc. They try to say anything about the Ferdinand and E. Marcos. Eh kung ikaw kaya, viewers, ang ikaw, if you were in the shoes of Ferdinand E. Marcos, ako ang aktivista. Araw-araw ako nag-strike. Ginugulo ko ang kalsada at kung ano nung pinagsasabi ko sa'yo. What will be your move? Anong imu-move mo sa chessboard mo, mahal kong viewers? He is not a dictator and he is not a thief. Kung alam mo lang kung nasaan, you have to find out kay Father Antonio nang galing ang mga ibang gold bars. Hindi mo alam yan. Do you know that? Check that out first before you say anything against that president. Hindi ako mahilig sa politika. But I would like to tell you something. Ang mga kayamanan ni ano, walang gold bar ang Pilipino bukod kay Marcos. Nandito sa Pilipinas, kung ang sabi ng ibang Pilipino, ang mga ginto na yan ay galing din sa Pilipinas, well, hindi ko alam yung mga pinagsasabi ng mga taong bayan. That is their comment. And then decide, yung mga gold bars na yan, itinago niyan sa nakay Bongbong Marcos ang susi. Kung tutulungan niya ang bansa upang mabawasan ng ano. And besides, check that out also. Maraming bansang may utang sa Pilipinas dahil ang pinaka-collateral niya ang mga gold bars niya. Kaya nakakautang ang ibang bansa. That's all I can say to my lovely viewers. Ang ibang mga namuno rito sa... Sir President Lenny Libredo, ang babae niyan, wala namang ginamang ano yan, puro kontra. Puro maka, ano, maka, hindi ko malaki, maka leche. The best president. At the good, pangalawa kay Marcos, pero si Marcos noon, the best president din, kahit may martial law, tahimik ang Pilipinas. Ginululan ng bandang huli eh. Sinirani ng madilawan ang mga utak ng mga estudyante, kaya naghahilali. Pininuwas nila para labanan ng gobyerno, kaya nagkakaroon ng rari-lari, sinusunog yung mga gulong. Napapatingin ako na nakala ko, sagang masama ang martial law, yung pala mas mabuti. Dahil disiplinado kaming mga kabataan noon. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.